sorry to send to you my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger and he that ministers to my wants. Epaphroditus. Okay. For he longed after you all and was full of heaviness, because that ye have heard that he had been sick. For indeed he was sick on a night unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I sent him therefore the more carefully, that when you see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful. Because of the work of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life. By your lack of service toward me, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Patutunay yung Epaphroditus, Panginoon, even si Timothy, and yung mga kailangan namin gawin da, according to your word, Panginoon, yung dapat namin gawin at hindi namin dapat gawin. Maintindihan po namin yung araw para magkaroon ng harmony sa church. Magawa namin ng maayos, Panginoon, dapat namin magawa, mabilis at effective, Panginoon. So I pray kayo pong malulati ngayong umaga. Magturo, magagabay sa inyong lingkod at bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaw po na po. Good morning po sa lahat. Title po nito is One Accord. Okay, One Accord, isang parang direksyon. Ano ba yung accord sa Tagalog? Accord. Ibig sabihin, isang marcha. Ano ba yung sabihin yan? Ngayon sa Bible, ha? Accord. Hindi yan madalas natin ginagamit, pero hindi, ginagamit yan. Pag sinabing accordingly, anong sabihin nun? According to this, according to that. Napakadami yan. Ayon. Very good. No? Ayon. Ganun. Sakto. At, ano, laging to eh. Ito yung mga example ng una. Sa Genesis, sabi, Noah did according unto all that the Lord commanding him. So, pag sinabi niya, gumawa ka ng ganito, hindi ganyan. Dapat eksaktong sinabi. At kaya nga po, nung ngayon na, sa modern times, alam nyo ba na yung Noah's Ark na yan? Ganda ng ano dyan eh. Sabi nila, yung sukat na pinasukat kay Noah, nung ni-research nila, kasi may panahon po kasi nag-iisip sila, gaano ba dapat tayo gagawa ng barko, bangka, barko? Para, alam nyo naman yung sis, di ba? Pagandong ka, tumataob pag hindi tama yung sukat po niya. Ano gusto mo? Bilog? Square? Pansinin niyo yung mga modern na balko ngayon, anong sukat nila? Yung proportion, at least parang sa Noah's Ark. Alam niyo ba yun? Ginaya lang nila dito kasi kahit ano science integral mo dyan, nalala ko, nag-compute kami. Alam niyo yung kinupit namin ng college? Hindi makakalimutan kasi natawa ako na ewan eh. Pero in a way, kasi ang sa calculus mo kasi, tingnan na lang tayo, ha. Basta sinukat, kinumpute na namin buong board po, buong blackboard lang sa college, diba? Ganyan po yan, hanggang dyan, hanggang dito yung blackboard. Puno yun, ang equation. Ang gusto namin malaman, ano daw yung pinaka-optimal na pagdating sa gatas. Sa gatas, kunwari, alpine, diba? Sinusukat nila para, alam nyo, kasi gagawin nila yun ng maraming ano, factory, diba? I mean, gagawa sila ng maraming lata. Iniisip nila, anong sukat, anong shape ng lata para maging economical. Ibig sabihin, konti yung gagastos sa nilang bakal. Okay. So marami yun, eh, makakatipid sila. So kinumpute namin, ano yung shape, ano yung sukat ng can para optimal daw. So, napuno yung blackboard, bandang huli. Ang sagot lang, dapat ano eh, maganda, parang square yung ano, yung sukat, pero yung cylinder siya. Tapos, pag tinignan mo sa ganyan, parang square. Yun yung naalala ko eh. Kinumpit kami ng haba. Pero talaga napatunayan. Kasi, pag kinumpit mo yung gagamiting bakal, konti, tapos, stable din yun. Anyway, ganun din daw po sa Noah's Ark. So, kinumpit nila ang dami nung kahit tingnan sa, ano ba yung pinaka-optimal na hindi tataob. At ang na-compute nila, nakita nila, kinumpara nila si Noah's Ark, eksakto. Nasukat yung haba, ganito yung haba, ganito yung lapad. Pag hindi ginawa, pag hindi nila sinunod yun, tumataob po yung ano. So gusto ko lang sabihin, pag sinabi ng Diyos, sundin mo na lang.
Kasi perfect na yun. Okay? Ngayon, ibang bagay na wala sa Bible, sige, pwede ka mag-invento dyan. Walang problema. Pero pag may kinalaman sa church, may kinalaman spiritual, huwag ka mag-invento. Kaya nabanggit ko kanina, yan, yung method natin, lahat yan galing sa Bible. Wala, hindi tayo lumalabas dyan. Kasi hindi natin kayang intindihin lahat, lalo po sa panahon natin ngayon, yung mga challenges sa church. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, makita mo na lang, naliligaw ka na. Okay, pag tinignan mo po yung mga history ng mga churches, bakit yung dati Baptist Church maayos after how many generation, kahit nga minsan pagkamatay lang ng pastor, tapos yung next generation, nagkakalat na. Iba na yung Bible, iba na yung kasuotan nila. Kasi, hindi sumunod ng according sa lahat ng inutos ng Diyos. So, search natin yung according lang mismo, accord. Ayan natin ha. Para live. Ito na, hindi ko na ano eh. Yan, 16 lang. That which groweth in his own accord. Ibig sabihin, sariling palo, parang ganun. Or ito naman, with one accord. Ito yung actually nga natin eh. And Joshua gathered themselves together to fight with Joshua and with Israel with one accord. Ano sabihin nun? Ibig sabihin, humalala niya yung, saan ba sinabi, yung as one man? Ano ba sinabi yun? Sabihin, dapat pag grupo kayo, mahirap daw pong i-manage pag maraming tao kasi iba-ibang utak eh, di ba? Nakita niyo ating example dati dito, kung naalala niyo pa yung mga, yung may eagle, tapos may mga crabs. Inanapas natin dati dito, sikat yun eh. Ang ano nun, unity. So mayroong crab, humiwalay. Maliit na crab. So dadagitin niya ng eagle, kaso, whoop! Di tayo. So ginawa ng mga crabs, naalala niyo yun. Natala, nahanda ako dito eh. So ginawa ng mga crabs, nagtipon-tipon sila, tapos, tinaas nila yung sipit nila, nakaganyan lang sila. Sabi ng eagle, ah! So bandang huli, ubos yung anyway, ano lang yun. Tapos yung mga ants naman, share ko sa inyo mamaya. Yung mga ants naman, edi, syempre, talo yan. Alam nyo ba yung aardvark, tsaka yung anteater? Hindi yan common sa Pilipinas eh. Pero sa Africa at saka sa US. Si so, anteater, specifically, magaling yung kumain ng ant, mahaba yung claws, pang bungkal. Eh, yung ginagawa niya, hinihigop niya. Ganun lang niya yung ants, kainin niya na. Edi sa animation, yung mahaba yung dila, tsaka yung hinihigop niya yung ano. So, yung sa animation lang, para example lang ha, anong nangyari? Hihigupin na yung isang ant. Eh, ganun din. Tinawag niya yung mga kasama niya. So, nag-formation sila. Naging maraming ants sila. Isang parang bola. Tapos, eh, paghigup nung ano, nabulunan, patay. Ay, share ko sa inyo na. Kasi, pag isang parang isa yung utak nyo, malakas kayo, may unity. Amen? Team unity. Ayaw ko kay BBM, ha? Pero dapat may unity. Amen? Hindi sa kanila. Lokohan yun eh. Pero sa atin, may unity dapat. Kasi sabi ng one accord, isa yung dapat natin, utak natin. Okay? Sa Acts 1:40, sabi dyan, they all continued with one accord in prayer. Imagine nyo, katulad ng sinabi ko na, nung pag-pray natin, yan, mga resources, mga sasakyan, kayo, mag-mature kayo. Imagine nyo, kung iba-iba dito, iba yung pinag-pray. Pag-pray ko po, Panginoon, umaman ako, ako lang. Parang ganun. Yung isa naman dito, Lord, ako yung pinaka-pogi dito, Lord, sana. Yung isa naman, yung prayer dito, sana, kahit mga bakla, tanggapin dito. Yung gulo na nun, no? Dapat isa lang utak natin. So, ang trabaho ng pastor, ituturo yung nasa Bible, and then, kayo dapat sumunod. Again, hindi kayo pipilitin eh. Pero, kailang absorb nyo yun, and then, after nun, dapat isa yung ating accord. Isa ating utak, isa yung ating kapuputunguan. So, ganun din po to. Okay? Pag sinabing puro sa acts, no? With one accord, isa yung ating utak, isa yung ating direction. Ang definition pala ng, by the way, ang subtitle nito is Achieving Harmony in the Church. Kasi may kinalaman po yung harmony sa accord. Kasi pag nagkakaisa kayo, may harmony. Kung naalala niyo, illustration ko lagi sa music, di ba, sa choir, yung iba-iba yan eh. Parang magandang pakinggan. At saka naman, ang normal at natural na mga tao, katulad natin,
iba-iba yung ating tono. Okay, yung mga ibang lalaki, ang baba ng boses niya, ibang lalaki, mataas. Yung babae din, may ganun, may babae yung mahaba boses, may babae, mataas, matining ang boses. So, anong ginawa ng mga music composer, ginawa nila, para normal, hindi ka mahihirapan, iba-iba tayo, pero pwede tayong magkaisa. Kaya ang tawag mo sa music, alam niyo yung beat, may heart, may rhythm, tinatawag na ibang bagay, ano yung sa music, may dynamics. Iba-ibang ano dyan eh. Pero yung isa sa mga ano area doon na pinag-aaral, yung harmony na tinatawag. Yan yung pinakamaganda. Pag kahit yung isa mabilis, yung iba mababa, yung iba ay mataas, matining. Iba lalaki, iba babae. Pag nagsama-sama na po yung choir at magaling yung director tsaka yung composer, inaayos-ayos yung inyong parts, no? Tawag natin dyan, parts. Hindi lahat dyan pare-pareho. Okay? Pero, bandang huli, pag nagsama-sama yung mababa, may mataas, mababang mababa, mataas, babae, lalaki. Pag nagsama-sama na yun, tapos in-arrange sa maayos na musical composition, ano mangyari? Ang gandang pakinggan as a whole. Amen? So, ganun po ang harmony. Kaya sabi dito, compatibility in opinion and action. Pwedeng ganun. Ibig sabihin, hindi tayo pare-parehong tao, may iba tayong goals, pero mayroon tayong pagkakapareho din. So, gagawin natin ngayon, katulad ngayon, pagsama natin kanina, yung mga babae kahapon, anong gawin mga babae? Ewan ko ba't yung mga babae, nagpala din eh. Kasi sinubukan lang nila, sinubukan lang. Pero napansin nila, ayoko na maging lalaki. Hirap pala niyan. Pero yung mga lalaki, okay na okay sa kanila yan. Pero ayoko maghugas ng pinggan, ayoko maglaba, di ba? Ayoko lalo mag-alaga ng makulit na bata. Pero yung babae, okay sa kanila, amen? So may kanya-kanya tayong part sa bahay, sa church, at sa choir. Pero pag ginampanan natin lahat ng maayos ay nagkakaayos at maayos po yung result. Kaya yung may sabihin. So katulad sabi nito, may iba-iba tayong opinion, pero bandang huli, dapat may masusunod. Hindi pwedeng wala. Dapat democracy. Wala, walang ganun. Kahit yung mga democracy nga, bubotohan din, bandang huli, meron pa rin isang accord dapat para maayos. And then, agreement of opinion, pwedeng gano'n. Pwede nito, maganda. Congruity of parts with one another and with the whole. Yun yung sinabi ko kanina. Ibig sabihin, nagkakaisa. At kahit iba-ibang parts yan, pag pinagsama na, yung bubuin yan ay maganda, mabuti. So, kaya number one, mayroon tayong dalawang part dito. Ba't wala pinipreach to? Parang nga, magkaroon tayo ng harmony sa church. Amen? Kasi nakikita na natin ngayon, ang dami natin kailangan gawin. Hindi madali. Imagine nyo, nagkagulo-gulo dito yung iba. Nari, yung... Saan ba tayo nang... Naalala ko yung ating, ano, di ba? Yung sa youth. Gagawa lang kayo ng pataasan lang kayo ng, ano, towel. So, syempre, pare-pareho kayo ng gamit. At meron kayong... Siyempre, halos pareho at least ng member, di ba? So, pareho ng gamit, pareho ng materials. At saka ng, ano, ano man yan. Ang tanong, lahat ba makakagawa? Yung iba, hindi na natapos eh, no? Kasi nagkakaproblema sa harmony, walang harmony. Yung iba, nagtalo pa eh. Ganito yan, yung according to physics, according to Einstein, ganito yan eh. Wala, bandang huli, hindi natapos. Yung iba na nagtulungan na lang, kung alam natin ngayon, kung ano yung meron ngayon, sige. Boom. Amen? So, ganun po ang church. Dapat maayos tayo para ma-accomplish natin yung goal. Pag hindi, wala. Eh, alam nyo na ng church, hindi tayo pwedeng hindi magtagumpay. Pinag-usapan dito kaluluwa, pinag-usapan dito gawain ng Panginoon. So, kaya kailangan matalino tayo. So, isa sa mga dapat natin gawin, tayo ay umikilos in one accord. May unity, may harmony. Okay? So, kaya number one, anong gagawin? Una muna, why? Baka hindi kayo kumbinsido eh. Basta pwede naman labo-labo yan eh. Hindi, napatunayan na nga, hindi pwede yun. Minsan kayo mga bata, ganun. Sa halip na, pag-usapan natin kung paano tayo magiging maayos, yung iba, hindi, basta banat! Diba? Parang isa na panood ko, sabi, what's the plan? Sabi niya, what's the plan of attack? Sabi niya. Uy, mayroon tayong kalaban. Ano gagawin natin? What's the plan of attack? Sabi niya, attack! Yun na yun. Lusob na. Walang plano.
So, yan. So, number one muna, bakit tayo kailangan magkaroon ng harmony sa church? Number one, according sa ating kaninang binasa. By the way, may gusto kong basahin muna dito, yung pag-ibig kasi, mamaya na pala to. Sige. Dito tayo sa ating text. Sa Philippians po, maiksi lang po yung Philippians, pero isa sa mga theme dito sa Philippians, kung kabisado nyo to, hindi ko rin kabisado to, pero si Mrs. kinabisado to eh. Pero isa sa mga nangyari sa Philippians, meron pong mga kaganyana, nagbabanggaan. Sabi niya, sino ba yun na yun? Alala mo pa? Si Sintiki, tsaka si, ano ba yun? Kalimutan ko talaga eh. Ayan, ayun, ayun, ayun. Dito ata yun eh. Basta merong nag-iiringin. Parang First Corinthians din. Pero dito, medyo low. Ano, hindi ka talaga sa Corinthians. Anyway, so bakit tayo kailangan magkaroon ng harmony? So number one po, bukos na nabanggit natin kanina, di ba, pag-choir, magandang pakinggan. Eh, yun naman ang goal ng choir. Para maganda kayo pakinggan, nabless yung tao, okay? So, yun. Sa inyo rin, achievement na rin yun, di ba? So kasi dati ako nung ako'y bata, mahina po yung aking boses. Buti nga, may technology, may mic. Pero, mahina po yung boses ko. Pero nung mga high school kasi, ano nga ako, natulungan ako sa CAT, which is mga ibabalik. Amen? Gusto nyo bang ibalik yung ROTC? Ayaw nyo? Parang military training. Sort of military training. Ako, pabura ko dun eh. Ay, mga bakla, mawala. Kaso, mga bakla ngayon, kahit sa military, pumapasok daw sa US. Kaya niloloko sila sa mga Russian. Anyway. So, bakit kailangan ng harmony? So, sa choir, simple lang yan para ma-achieve yung goal nila. Ma-bless yung tao, maayos silang pakinggan, at individual goal ay ma-achieve. Ako, yun, natuto ako. Ang ganda pala nung ikaw ay party lang ng isang kabuuan. Ito yung buong church, hindi ikaw yung buong church, choir. Dito ka lang, pinufulfill mo lang yung dapat mong gawin, pero you are part. Di ba masaya yung you are a part? Eh, salamat, may nag-donate daw ng, you're a part. Amen? Kasi di mo pwedeng laging anotang tayo, kaya sinano, nagbibigay din niya. Kasi ganun po yun, normally. Pag lumalago ka na, ayaw mo na ikaw lang yung pinapakain minsan, di ba? Binigyan ng ganun po yan. Isa yung part ng maturity. Pag lumago kayo ng totoo, hindi kayo katulad nung nasabi kanina, kung nasaan magkakaroon, doon kami. Walang loya, ang pangit nun. Parang wala ang karakter nun. Pero yung pag natututo ka ngayon, sila nag-soul winning, ako din. Dati yung iba, hindi ko makakanta, ako din ngayon, di ba? Later, ikaw na yung maglilingkod din sa Diyos. So, bakit kailangan harmony? Number one, pansinip sa verse 1 po, sabi dito, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowel of mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being in one accord and one mind. So, gusto ko ma-focus natin. May tatlo tayong dahilan. Okay, number one, bakit dapat may harmony? Kasi walang fellowship kung walang harmony. Okay? Walang maayos na relationship. So, very basic po yung preaching natin ngayon, no? Okay lang? Dagdagan lang. Kasi nga, napansin ko minsan sa atin, maganda yung ating samahan. Eh, kaso, pag tayo ay, alam mo na, nag-uumpisa minsan sa isa, dalawang tao, may nag-iiringan dyan, mapaganda, maseksihan, matalinuhan, makiyutan, ano man yan, dyan na nag-uumpisa po yung kasiraan sa church. Amen? So, i-address na agad natin. Napapansin ko pa lang, sabi nga nila sa English, nip, ano yun? Nipping the bud, no? So, nakita mo, parang meron dong, Doon yung grass dito, hindi ko na naman asikaso. Lumago tuloy. Tinalo yung tanim ko. Pero dapat pag nakikita mo yung problema to, dapat, tsuk! Okay, huwag mo nang hayaang lumaki sungay, ika nga nila. Kaya yung mga anak nyo po, pag nakikita nyo na, minsan parang lalaki, medyo nanonood ng vice pangit, nako, muna, patayin mo na. Ang babakla-bakla, sabihin mo na agad, huy! Laki tayo! And, babae naman, landi-landi, hoy, palit ka ng damit. Ganun dapat. Men, konti pa lang, nag-uumpisa pa lang. Sisinungaling na, natututo na magsinungaling.
Kasi yung iba, lumalaban na. Sa magulang, turuan nyo na agad. Amen? Mga magulang, ganun din tayo ngayon yung iba. Hindi nakatagal sa atin. Kaya sabi nga sa inyo, welcome silang bumalik. Amen? Itama nila yung sarili nila. Hindi silang magtitigas-tigas. Amen? So, ganun yan. Kaya, bakit kailangan may harmony? Kasi, pag walang harmony, or bakit pala pag may harmony, anong maganda? Sabi dyan, may pag-ibig. Ang point natin is, harmony brings about good and loving fellowship. Yun ang gusto mo eh. Yun ang gusto natin. Na hindi lang tayo nagsasama-sama, parang Catholic, ang dami nga nila, hindi naman nagkakasama-sama yun, para purihin ng Diyos. Naloko lang sila na pumunta doon at kunwari, puro kunwari doon eh. Sa atin, hindi tayo pwede magkunwari. Ang konti lang natin, tapos alam natin yung buhay ng bawat isa. Tapos, mag-upis tayo ng gospel, yung patutuan natin dapat, may kilala ng ibang tayo, dapat maayos tayo. Amen? Hindi tayo katulad ng iba, na kunwari lang. Bandang huli, may mga tao dyan na obserbahan tayo. Ito si kapatid. Pag sa labas, napakagaling. Bandang sa pamilya niya, ang gulo. Hindi maayos. Dito, kunwari, magiliw. Bandang huli. Monster pala sa ano, pag sarili niya ng mga anak, asawa, alam mo, kakainin. Or yun naman, kala mo, banal dito, bandang huli, ano, TikTok na naman ang suot ako eh. Kasi yun ang uso ngayon, eh. Hindi laro yan, amen? Huwag niyong gawing laro. Kaya yun po, pag may harmony, maganda ang fellowship. Hindi plastikan, amen? Ano pa? Ano ba yung consolation? Eh, mga church, sa church po, kaya nga pumupunta iba dito para makonsolate. Sabihin, iba dyan may pinanggagalingan eh. Na minsan, pag sinasabihan kayo, huwag din naman kayong tawag dito, masyadong weak, masyadong malambot, or tawag dito, maramdamin. Amen? Huwag naman ganun. Okay? Pero minsan, pigilan may sinabihan nga ako, inaasar si ganyan, ganyan. Sabi ko, nating alalay lang. Kaya hindi ko nang pwede sabihin pagbawala. Walang mga asar! Simula ngayon! Walang mga asar ha. Eh, minsan normal yan sa magkakapatid. Tinutokso. Ay, normal yan eh. Magtiwala din kayo sa kapatid nyo na ganun talaga yun. Magtiwala kayo na hindi kayo inaasar para lang hindi na kayo matend. Hindi ganun. Inaasar kayo minsan para tumiba yung loob nyo. Amen? Kasi basto, ganun. Para minsan kasi intindihan nyo kung anong meron dyan. Pag inasal kayo, minsan ano lang yan, tumibay ka. Ganun yun. Kasi paglabas mo dyan sa church, natrabaho ka na, sa palagay mo, magandong ka na, kala mo, lahat yan, mga santo. Hindi. Pag hindi ka matibay-tibay yung loob mo, mag-give up ka, mag-quit ka agad sa trabaho. Hindi pwedeng ganun. Hindi ka mamimili sa trabaho. Amen? Hindi pwede yun. Ayoko na magtrabaho. Kahit wala akong makain, hindi na ako gatrabaho. Bakit? Kasi sinabihan ako yun. Ganun ako eh. Maitim ka, man. Wala yun. Hindi ka pwede mag-give up. Okay? Subutan na yung punta dun. Yan. So, kasi pag ito naman. Eh, pero, sabi ko nga, alalayan natin yung mga bata. Okay? Huwag nyo namang, dapat lalaki ka. Atibay ka. Ha? Atibay ka. Eh, bagbata yan, sensitive din naman yan. Kaya kung ikaw yung medyo matibay ka na, alalayan mo rin. Amen? Ganyan. So, ano pa ba yung isan? Di ka matin, ah! Wala ka na. Anal mo. Ganun. Alalayan mo lang. Again, kung kayo nga kasi, kung ino-observe nyo yung pastor nyo, ganun. Kung may mga nagko-conflict sa utak nyo, observe nyo yung pastor. Anong ginagawa ni pastor pag ganitong case? Yan. So, malamang sa hindi, yun na yun. May instruction na kayo. Bukod sa Bible. Pero sa pastor dyan, ma-observe na yun eh. Okay, number one, harmony brings good and loving fellowship. Binanggit dyan, consolation, comfort, ganun din yan. Pag-ibig. Gusto nyo ba? Plastikan. And fellowship. Alam nyo na yung fellowship, di ba? Katulad niya, kahapon. Maganda. Napansin ko sa iba kasi pag, kaya marami tayong time sa fellowship kasi soul winner tayo eh. Tsaka yan, sa sakyan, kayo na naman yung magkakasama. Huwag kayong mamimili, ha? Ang maganda, pakisamahan nyo lahat.
Okay? Walang perfect na kaibigan. Mamaya dyan yung ngayon, kasundo mo. Later, hindi na eh. So, ang gawin mo ngayon, maging matalino ka, alamin mo kung paano makisama sa tao. Pag marunong ka na makisama sa tao, hindi, wala ka na iwasan. Nabanggit ko nga sa inyo, again, hindi kayo required na makasundo nyo lahat to the point na kabagang lahat. Pero kung matalino ka, yun ang gagawin mo eh. Oh, i-absorb mo yung malakas mang asar, yung sobrang tahimik. Yung sobrang tahimik, ang ano lang dyan, yung ano nga. Kausapin mo. Gusto ka rin kausap niya, kaso, ewan ko, baka nagsipilyo ka ba? Dapat. Yan ang lagi, ano eh. Kailangan mabango ka. Naalala ko si Pastor kasi ganun. Kaya si Pastor, may sinasabi pa siya, talagang mabango siya lagi. Naghanda siya. Kahit matandaan na siya, sabi niya, hindi daw siya nagkapotok. Kasi Pastor siya, dapat presentable. Ganun din kayo, kahit hindi kayo Pastor, amen? Eh, kahapon, sabi ni Daddy, parang ba, nabahuan daw sa kanya si Aiden. Kasi nga, nagpabaho eh. Eh, nagmamadali na tayong ano. Anyway, isa yan sa mga technique, eh, man. Kailangan presentable kayo sa kapatid. Huwag mo nang pilitin na, ano. Matanggapin mo ako. Sabi sa Bible, ha? Tanggapin mo ang kapatid. Gusto kitang tanggapin, kasi hindi kita matanggap yung amoy. Kaya, ano yan eh? Give and take yan, eh, man. Kung alam mo meron kang ganyan, may solusyon po dyan. Ako, hindi mo nga kailangan mag-rexona eh. Iba, rexona pa eh. Yung iba dyan, mga ano lang, mga kung anong citrus, ano? Magkano lang yan, kalamansi, tawas. Huwag na kayong tawas eh. Maganda yung tawas, kaso, ang ano ko dyan, yan, maligo ka lagi. Regular dapat. Kung medyo meron na talagang, ano, may kampo na yung, ano dyan, bacteria. O yung sinubukan, ginagawa ko rin po yan, ang ano yan eh. Medyo masakit sa umpisa. Pero pinapatay niya yung, ano. Punta tayo sa kilikili tuloy. Anyway, so consolation, comfort, love, fellowship, mercy. Eh pag nagkamali talaga, kailangan kapatawaran, amen. Huwag yung talagang tinanim mo, ito yung nagnakaw sa akin ng 200. Eh 20 dekada na, di mo makalimutan. Tawarin mo na yun, siguro talaga nagipit lang siya nun. Amen. Ito yung dati, naamoy ko yung hininga niya, talagang ano, kaya forever ko na siyang iiwasan. Kausapin mo rin, pero ganyan ka, pero... Minsan lalapit ka na, ay, mukhang nag-itutbash na ito ngayon, ha. Patawarin mo, amen? Yung tanim ng, ano, ng sama ng loob masyado. Mercy. Lahat tayo kinawa ng Diyos. Punta tayo dyan mamaya. Ano pa, sa verse 2, sabi dyan, joy. Masaya. Gusto nyo ba maging masaya? Yung kausap namin ni Chelsea kahapon, parang walang emotion. Sabi ko, ang hirap, kaya pala nag-give up si Chelsea. Pero nung ano, napatawa ko din eh. Pero talent po yung skill yan eh. Kailangan mo silang yan o. Pinatawa ko din. Tumama din naman. Kaso may kulay yung ano eh. Okay lang yun. So, pero alam nyo ba, sa church tayo, tapos hindi ka masaya sa church, paano mangyayari? Ang hirap mag-fellowship. Kasi lang, may hindi ka lang kayang gawin. Na patawarin, pakisamahan yung isang tao dyan. Na, sa church kasi po, iba-iba tayo ng background. Hindi po masama yan. May mayaman, may mahirap, may walang pinag-aralan, may meron, sobra naman, ang hirap i-deal po. Sabi ni Pastor, mas mahirap daw i-deal yung mga ganyan. Hirap nun. Lagi mo na lang. Kailangan medyo may ano siya. Kailangan pupurihin mo siya. Pero ganun din ang technique lagi dun eh. Pag medyo mayabang, konting ano, sige, bigyan mo siya ng ano, throw a bone, sabi nga nila. Pero ang hirap pakiusapan niya mga yan. Kailangan mo pakisamahan. Ganon. Yung mga bata, siyempre, mga bata, ang alam pa lang yan, nandiyan pa lang. Pakisamahan mo. Para bandang huli, walang plastikan, masaya. Amen? Ganon po yun. Hindi pwede ikaw lang yung papakisamahan. At sabi dyan, sa 28 naman, by the way, ang, alam niyo naman yung context nito, di ba? Si Paul, tinuturoan niya yung mga taga-Philippians there. Sabi niya dito, I sent him therefore the more carefully that ye may see him again, that ye may rejoice. Ganun din po yun. Joy, gusto natin maayos tayo. Sabi dyan, receive him therefore in the Lord with all gladness. So pag may sinen, si Basto, kunwari, si... Kunwari lang, ha? Kunwari, ayaw niyo si kay DM. Ngari lang, eh siya yung ano, sinendi pastor, ngari, ngari siya na nagsusundo. Wow. Oh, sunduin mo si Brad, ha, si sis. Ayoko dyan! Huwag ganun!
Pag sinugo yan, ibig sabihin, pinagkatiwalaan yan. By the way, si Christian kahapon nag-reflex, di ba? Ito yung ba? Pag may hindi nakikinig, sabihin mo. Oo, kasi pag pinagsalita kayo ni Pastor, binigyan, bukod sa pagsalita kayo, pati authority kasama dun. Kasi sabi, yabang mo naman eh, kaya hindi ako nakikinig sa'yo eh. Pag hindi ka nakikinig, gawin mayabang. Amen? So ako, nag-umpisa lang din ako sa ganyan, pero nare-realize ko, mahirap eh, no? Kaya kailangan bigyan mo rin ng konting konsiderasyon. Pag nagsasalita dito, nahihiya na nga, nag-iisip pa, tapos ikaw, makulit ka pa dyan. Kasi iisipin niya lahat yun, paano makikinig kaya ito, tapos paano papaliwanag yung dapat kapaliwanag sa kulit mo dyan. Binibigyan kayo ng authority pag binigyan kayo magde-devotion kayo. Amen? Huwag kayo matakot. Ganyan, kasama yun. Amen? Mahihiya, sila mahihiya sa'yo. Pag di sila nakinig, sila nakakahiya. Huwag tayo napunta doon. Yun nga, kasi tanggapin nyo yung sinugo ng lingkod ng Diyos at merong magkakaroon ng agalakan. Amen? So, isa yon sa harmony. Hindi pwedeng itinalaga dyan, ayoko na, gusto ko lang si pastor lang. Eh, minsan nag-a-announce, di ba, sa July, ano sabi ko, bad? 17 ba yun? May nag-i-invite na naman eh. So, sabi, so si Brother James nag-a-ano, ayoko, hindi muna ako atin. Gusto ko si pastor. Si Brother James, papatawa lang yan eh. Hindi rin. Matin pa rin kayo. Amen? Kasi pag pinagtiwalaan yan dito, salita pa rin ng Diyos yan. Bukod sa partner ko yan. Amen? Atin pa rin kayo. Saan ba ako? And then, ito. Ano yung mga benefit? Nasa benefit pa rin. Bakit kailangan magkaroon ng harmony? Number one, may harmony, maganda at may loving fellowship. Sabi sa 20 ay, for I have no man like-minded. Diba sinabi niya kanina yung like-minded? Yan o. So I fulfill you my joy that ye be like-minded. Pag sinabi mong like-minded, pareho tayo iniisip. Pareho tayo, importante sa akin, importante rin sa'yo. Hindi yung iba yung gusto mo. Kaya nung binanggit na dito si Timothy ngayon, si Timothy ba to? Tama, si Timothy, di ba? So, bakit siya ang sinugo mo? Ba't di na lang si Apollos or something? Kasi kilala ko to si Timothy. Ang iniisip niya, yung iniisip ko din. Kaya pag ako nag-preach, kung ano yung sinasabi ko, pag siya naman na nag-preach, ganun din yun. Iba lang ng konti yun. Siyempre, style, itsura niya. Medyo bata si Timothy. Tatawanan ko to. Hindi ganun. Kung ano yung sinasabi, sabi ni Paul, kung ano yung gusto ko, kung ano yung gusto ko ma-accomplish, ganun din si Timothy. Kaya tanggapin niyo siya, ha? Yan. At may sinabi ko siya, marami yung sinabi niya dito, maganda eh. Kasi yung kilala daw niyang iba, kaya ang sinend niya si Timothy, kasi yung kilala kong iba, hindi niyang katulad ni Timothy. Si Timothy, ang gusto niya, yung mga bagay na kay Kristo talaga. Hindi siya makasarili, hindi siya yung nakasento sarili niya. Okay? So, doon na tayo. So, gusto ko lang sabihin, masaya pag may harmony. Pag hindi, wala, mahirap. At sinabi pa din, sabi dyan, yun na rin yun, no? So, number two, bakit kailangan ng harmony? Ito, ano yung mga accomplish natin pag may harmony? Sabi nga dito, that ye may be blameless and harmless. Sino dito ang blameless? Kung sinabing blameless po, wala kang masabi. Eh, pastor, lahat nagkakasala eh. Iba po yung blameless, iba yung perfect na sinless. Magkaiba yun. Ibig sabihin na ng blameless, at least wala kang masabi sa kanyang, eh, ganyan nga kasi, kaya ayoko dyan eh. At least wala siyang masabi. Amen? Kung naalala nyo sa mga pastor din, yan sinabi, dapat blameless. Ibig sabihin, walang kasalanan. Hindi. Ibig sabihin lang, wala kang masabing na hindi ka attend doon, hindi mo siya susundin, hindi ka maniniwala sa kanya kasi kilala ko yan, si Raulo yan eh. Kung ano man yan, magnanakaw yan eh. So at least walang masabi sa inyong medyo major sin. Amen? Without rebuke, the sons of God ligtas in the midst of the crooked and perverse nation. Okay, kaya number one, harmony brings about good and loving person. Number two, maturity and holiness. Personally na sa inyo yun. Pag ikaw ay may harmony sa church, mas marami magmamature, mas marami magiging banal. Gusto sabihin, kasi nga, pag iba dito, iba yung programa. Okay, kaya yung masasabihan natin, alam nyo naman yung TikTok yan, nakikita yan kahit saan eh. Okay, so again, di natin katanggap-tanggap, gusto natin sila dito. Pero, kailangan, pag isa yung sinasabi natin,
pinapakita natin sa mga, alam mo na, mga bagong Kristiyano. So, kasi baka sabihin ko, masama yung TikTok, sabihin mo isa, okay lang yan. Wala tayong unity. Isipin natin, pag-usapan natin kung saan okay, saan hindi. Eh, basta may nag-share ng gospel sa TikTok, aso nga, karamihan dyan, kalokohan. So, ano, wala tayong pagkakaisa. So, pwede natin mag-isa, baka talaga, kaya may Sunday school tayo, pwede magtanong para ikakategorize ko ngayon ano yung masama, ano yung hindi. So, bandang uli, meron tayong harmony. Amen? And number one, harmony brings about good and loving fellowship. Number two, maturity and holiness. Kaya sinabi pala dito sa 16. Holding forth the word of life that I may rejoice. Nabagin na kanina, di ba? So, may pagkakaisa, may kasiyahan. Hindi lang ngayon, pagdating natin, alam natin, reward tayo ng Panginoon, hindi masama pa rin yung loob mo sa kapatid dahil sa ginawa niya dati. Kasi nasanay kayo walang harmony, okay na yan. Ito yung na-absorb lang sa ibang pastor naman, ginagawa nila, may konflikto, okay lang yan. Basta numatin kayo ng church. E kaso pag nasanay ka na ng ganun, ano mangyayari? Pag namatay yung pastor, paano? Diba? Wala. Lalabas po dyan, parang si Joseph nung namatay si Jacob, diba? Na nagising ulit yung mga dating takot nung wala silang tiwala kay Joseph, yung mga kapatid niya. Kasi nga, ginawa nila masama . Unlike, pag ikaw naman, ay ngayon palang ayusin na natin. Oh, meron kayo hindi pagkakaunawaan, ayusin natin yan. Anong gusto mo? Ikaw yung magigitara? Pag-usapan natin, kung isa lang gitara, salitan. Lahat po yung napapag-usapan. Para walang pagka-giitan, tinatawag. Amen? May harmony pa rin kahit isa lang yung gitara. Ngayon, minsan madaling bumili. Kaso nga, minsan, sayang din naman. Ito yung ukulele dati. Gusto natin, tigi-isa tayo. Iba, wala na dito. O di, ano nangyari doon? Gumastos tayo ng wala. Iba rin, hindi nyo rin iingatan. Madami naman yun . So, talo tayo. Okay? So, number one. number two, maturity and holiness. Pag merong harmony, madaling magmamature at dapat mature yung mga member. Last, ubusin natin itong first part, ha? Para mamayang hapon, doon na tayo sa how. Okay, ngayon, why? Ba't kailangan? Una kasi, maganda ang ating samahan. Number two, magmamature tayo. Number three, balik tayo sa text dito. That the name of Jesus, every knee should bow, and things in heaven, and things in the earth, and things under the earth. That every tongue should confess the Lord, that Jesus Christ is the Lord. That the glory to the glory of God and the Father. Alam nyo ba, pag walang harmony sa church, sabihin na ibang tao, wala na mga kwenta . Sabihin na ibang tao, ngayon nga, hindi ka nagkakaisa . Tapos kami, magkakaisa pa kami yan, nagulo ba buhay ko, magpunta sa church, di ba? So, pero sabi dito, pag nagkakaisa yung church, maayos ang utak natin, iisa, ang goal natin, hindi tayo nagkakalabo-labo, kasi alam natin, importante, at gusto, gagawin natin yung importante. Kahit ang gusto ng pastor, bakit may JJX pa tayo? Dito nga lang. Kung di tayo nagkakaisa, labo-labo tayo. May masasabi pa dyan. And ako nga, di nakasama dyan . Kung di ka nakasama, di dito ka na lang. Wala, may magkakaisa pa rin tayo. Hindi mo kailangan magtampo. Amen. Bandang huli, pag nagkakaisa tayo, yung katulad sinasabi dito, nagkakaisa tayo, nagawa natin dapat natin gamin. Bandang huli, number three, the Lord is glorified. Ganun lang yun . Yung mga lahat ng effort natin dito, yung mga gastos tayo, mag-aaral tayo, sama-sama tayo, kung ano man yan, bandang huli, pinaka-goal natin, bukod maligtas yung mga tao, pag naligtas yung tao, ito pa rin mangyayari. The name of Jesus will be glorified. Amen? Amen. Yung pinaka-goal natin. Okay, pag may harmony tayo, mag-glorify natin Diyos. Unlike, pag hindi tayo nagkakaisa, ang pangalan ng Panginoon, bulok pala yung church . Ba't may church? Hindi, magkanya-kanya na lang tayo. Yan, so yun. Kaya iwasan natin yung mga labo-labo. Iwasan natin na may away-away. Amen? Walang kwenta yan, wala tayong pakinabang dyan. Kaya sabi dyan, basically sinabi lang dito, later, ang Panginoon ay sasambahin. Okay? Hindi lang nung ibang tao, lahat. Okay? By the way, ito automatic to later . Pero still, maganda sa church pa lang,
na-fulfill na to. Kung alam niyo yung panalangin ng Panginoon, di ba? Sa langit, lahat perfect. Dito, hindi. Pero panalangin natin, ano? Thy will be done on earth as it is in heaven. Kung ano yung meron sa langit, nawa, andito din. Hindi perfect dito, pero hanggat kaya natin. Amen? Katulad sa church, hindi natin kayang magpuri lahat ng tao sa Pilipinas. Kunwari, sa Panginoong Jesus, dapat na ilang gawin nyo, kaso di lang ginagawa. At least dito sa church. Walang magulo dito. Walang loko-loko dito, at least. Amen? Kung meron man, sila yung tuturuan natin, sila yung gagabayan natin, hindi yung tayo susunod sa kanila. Ano ginawa ng Catholic, di ba? So, yun na, sobrang na pala ako. Nakailang minutes na ba ako? Ha? 43. Okay na yan. So, mamayang hapon po, so sana convince tayo ng mga harmony, importante, kailangan, hindi yan optional. Ngayon, kung talagang may, ano, kaya nga kawawa dyan si Pastor eh. Ang sakit sa ulo niya pag pinag-aawayan nyo, ako dapat ganyan. Masakit sa ulo niyan. Hindi nung kailangan pag-aawayan, mag-aawayan pa. Pero meron dito mga bata-bata, alam nyo na yung mga bata, minsan naghahanap ng away, ng gulo eh. Wala lang. Gusto ko lang pag-usapan natin si ganyan. Asarin natin. Para sa'yo, laro lang yun. Pero sa pastor, sakit ng ulo. Ano ba yan? Hindi natin kailangan gawin yan eh. Walang kabagay-bagay. Ano mo? Gusto mo patunayan? Bakit? Kakawawain mo yung isa. Pag-usapan natin yung buhok niya ganyan. No? Pag-usapan natin yung height ni ganyan. No? Wala ka na-accomplish. Amen. So kailangan natin yan. So, kumbinsido na tayo. Mamayang hapon, pag-usapan natin paano. Okay? Paano natin gagawin yung pastor? Pwede ba yun? Eh, kailangan nga natin. Mabagay na kailangan, gagawa tayo ng paraan kahit anong mangyari, di ba? So, mamayang hapon, huwag kayong aalis. So, bukod sa may Lord's Supper tayo, tapusin natin yung message. Amen? Next week tayo mag-Daniel. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa minisahin ngayong umaga. Hindi namin natapos, Panginoon. So, mamaya na lang tapusin namin. Nawa, Panginoon, convince kami sa church, especially kahit sa lugar, Panginoon, sa company, sa bahay, especially. Alam namin po yung alamin namin, yung dapat namin gawin para may harmony sa bahay, sa tahanan, sa church. Kung ano yung aming roles na pwedeng gampanan, yung mga hindi naman, na panghimasukan, hindi namin gawin. So, I pray may harmony sa church. Maging bahagi kami nito, Lord. Malaman namin na maganda sa church, may harmony. Maging part kami nito mamayang hapon, Panginoon, pag-aralan namin kung ano naman dapat namin gawin para may harmony sa church at sa buhay namin, Lord. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.